What's going on? Mga ka-printer! This is Kuya Mujunen. At ako naman, si Kuya Mo JJ. At muling nagbabalik ang inyong mga kuya upang pag-aralan natin at alamin ang pagkakaiba ng ating large format DTF printer at ng ating inkjet DTF printer, Kuya JJ. Yan. So, itong gabing ito mga ka-printers ay talaga na naman nakakakuha na natin, nakaalamanan ngayong gabi. Magsama-sama tayo sa mga bago pa lang dito sa aming live stream. Huwag niyo pong kalimutan na suportahan kami sa pagpindot ng follow button para sa aming Facebook page. At syempre, huwag niyo rin pong kalimutan na suportahan ang aming YouTube channel sa pagpindot ng like, subscribe, at huwag kalimutan na i-hit ang notification bell para maging updated sa lahat ng aming mga videos. Yan, so magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so ngayon mga ka-printers, hindi na natin papatagalin pa, no, kaya JJ. At tutungo na tayo doon sa ating pag-uusapan. Pero bago natin yan na pag-usapan ko, JJ, pakita muna natin kung ano ba yung kagandahan ng DTF. Ayan. Papakita natin. Video muna. Video muna ba? O yung video muna yung ating DTF kung paano ba yung process. Ayan. Tayo muna. Yun. So, muna. Yun yung ating ano, yung kami ating muna, makina, no? Yung large format natin mga ka-printers. Actually, Kuya JJ, eh, audio ba? Sa small printers natin, ay ganun din yung process natin, no? So, meron din kami binibenta yan soon ng inkjet printer. Oo. Inkjet printer na DTF. So, magkakaroon din tayo niyan. So, yung process natin dyan, mamaya explain namin kung paano nag-work at paano siya nag-transfer dun sa damit. Pero sa ngayon, ang pag-aralan muna natin or alamin muna natin kung ano bang kagandahan ng DTF pagdating sa t-shirt printing. Yeah. No? Ano ba yung kagandahan niya kumpara sa ibang proseso? Okay, yeah. So So yan yung ating mga listahan, no? Kung ano nga ba yung kagandahan. So palakihan ng konti, kaibigan, para mabasa natin. Yun, yeah. So unang-una dyan, Kuya Jonel, ang isa sa mga kalamangan ng DTF kumpara sa iba, kasi 'di ba sa vinyl medyo nagtatagal tayo sa pag-weed, no? Uh-oh. Ng ating mga negative parts, no, yung mga i-weed talaga na part. Ayun, so dito kasi kay DTF, wala na tayong ikakat, hindi na natin kailangan ng cutter platter. Tapos wala na rin tayong i-weed or babaklasin. So pagka-print natin, lalagyan lang natin 'yan ng adhesive, tapos ipe-press na 'yan kagad natin. Mas mabilis ang proseso at saka mas malinis. Oo. So, tulad ng sinabi nga ni Kuya JJ, maganda talaga to, walang cutting at walang weeding. So, itong process na tong DTF is an option pa rin para pagdating do sa ating t-shirt. Okay. Okay. So, number two is breathable. Oh, yan. So, kaniniwan kasi pag halimbawa gumagamit tayo ng mga dark transfer paper, no, medyo ramdam natin sa katawan natin yung parang papel na nakapatong. So yung ating DTF, pwede natin siyang iset ng breathable. Kung kailangan na butas-butas yung print natin, is pwede. Kontrolado natin yung ating layout. Like for example, yung mga leave-out, no? For example, yung damit is black. No? So itong ating ano, mawawalan siya ng cut, mawawalan siya ng black. Okay, so naka-leave-out siya kaya siya mas breathable. So ang next natin ay pwede siya sa cotton at non-cotton na fabric na tela. So kasi kadalasan kapag ang gagamitin natin ay sublimation, hindi siya pwede sa cotton. Kapag naman halimbawa gagamit tayo ng screen printing, hindi naman siya pwede sa mga polyester na tela. No, kadalasan mas makapit si screen printing sa cotton. Sa cotton. Ayan. So, yun nga yun ang kagandahan diyan. Walang pinipiling tela, mapa cotton or hindi, pwedeng-pwede sa ating DTF
printer. Oo. Siyempre, Kuya JJ, no, pwede rin siya sa light and dark na fabric. Mm-hmm. Na hindi mo na kailangan pa na katulad ng LTP at DTP. Mm-hmm. Na kailangan talaga is light lang for light transfer at dark naman for dark transfer. Yes, sa kagaya ng halimbawa, ano, ang pinakamagandang sample diyan, Kuya Junel, pag kapag magtatataka ng design sa mga colored na dry pit. Yes. Wala ka ng option kasi hindi ka na pwedeng magsabli eh. No? So kasi colored na yung tela, halimbawa itim na dry pit. Mm-hmm. So tatataka natin yan, eh ang gusto nating tatak ay maganda. So DTF ang pinaka maganda nating proseso na gamitin para sa dry pit na colored. Tama ka dyan, JJ, kasi kadalasan maraming kliyente na nagtatanong sa atin na, sir, papaprint ako ng dry pit pero gusto ko colored yung tatak. Kaya nga eh. So black yung damit niya. Oo, so hindi mo na so, pwede isabli. So paano natin gagawin? No? So ang gagawin natin dyan, it's either hot melt noon na wala pang DTF. So medyo mainit din kasi tela pa rin yun, kay JJ. Saka mabigat yun, lulundo yung tela natin. Ngayon, kay JJ, ang kagandahan, nagkaroon na naman tayo ng panibagong option for t-shirt printing. Ayan, so ito na yung ating DTF. Okay, so ngayon naman kay JJ, yung pang ano natin, pang ilan na ba to? Pang lima. Pang lima, no? So pwede siya pang single color or multi-color na design. Oo, ayan. So kadalasan kasi, may mga design tayo na talagang komplikado. Mga gradient. Gradient, yes. Na hindi na kaya ng ating vinyl. Kasi siyempre, ang vinyl natin ay ano na, solid color lang. So pag halimbawa kailangan natin ng gradient o kaya mga medyo may halftone, talagang si DTF ang pinaka-akma, no, para sa mga... Kasi kapag screen printing, may minimum tayo. No, hindi pwede na pa-sampu-sampu, pa-20-20. So dapat kahit 30 man lang ang pinaka-minimum sa ating screen printing. So hindi kagaya sa DTF, kahit isa lang, pwede na tayong mag-print ng halftone o kaya ng gradient na kulay. Yun. So, yung ating pang-ano naman kay JJ, no? Yung pang-pito. Pang pito na ba tayo? Pang-anim. Pang-anim. Mas mababa ang costing. Yan. So, magkano lang naman kasi ang mga ano, Kuya Junel, magkano lang naman ang tawag dito? Ang ating film. Mura lang to, yung pinaka-materialis natin. Sa, nasa magkano yung mga ganito kay JJ? Ang alam ko, nabibili to na yung A4 nito, alam ko, nasa 13 or 15 pesos. Pesos, oo. Oo, so magkano lang naman ng print. No, magkano. Kumbaga, parang mas mura pa nga siya sa DTP. Kasi magkano lang naman ng ink, magkano lang naman ng DTF powder, magkano lang naman ng kuryente. So feeling ko, hindi siya aabot ng 30 pesos per, per A4, no, sa isang DTF. Yeah. Yun. So, mababa nga talaga, mas mura. Oo, mas mura. So, kung compare natin sa ibang t-shirt print, medyo mura din ito pagdating sa digital print. Mm-hmm. So, pasok pa rin ito sa mga dapat nating i-consider with regards din sa ating t-shirt printing. Kasi, ang costing nga lang, tama ba ko, JJ? Magkano yun? Siguro, di aabot ang 30 yun. Yung mga ganyan. So, tatak na yun. Yung pinaka ready to press na yun. Okay, so, ibig sabihin, yung printed na doon sa film at meron na siyang hot melt powder. So, napakatipid nga nan, Kuya JJ, no? And, syempre, may mas magandang quality o output ang ating DTF. Kasi, yan siya, ababaanat, no? Kapag talaga nasa balat mo siya, kapag suot-suot mo siya, hindi mo mararamdaman. Actually, masarap siyang salatin. Kasi ang lambot ng kanyang, tawag dito, yung kanyang output. Actually, kapag sinusuot ko lagi yung t-shirt ko na printed ng DTF, lagi kong tinitignan, tinititigan ko mabuti, yung tibay rin. No, kasi kapag digital kadalasan hindi talaga masyadong tumatagal. Pero yung sa DTF medyo na malaki talaga ay binago nito. Malaki ang pagbabagong ginawa nito sa mundo ng digital. No, darating ang panahon na talagang wala na masyadong gagamit ng DTP, LTP, halos more on DTF na talaga. Kasi medyo mura yung price nga. Oo, no? Tsaka wala nang limit eh. Kahit anong kulay ng tela, kahit anong klase ng tela, pwede na. No, so yun nga lang medyo may kalakihan nga lang ang pag i-invest ng ganitong klase ng makina, pero kapag talaga darating talaga yung panahon na more on DTF na. Yes, tama ka diyan, JJ. At syempre may idagdag ko lang, JJ, no, pagdating doon sa yung quality and output, no, ng ating print, no, pagdating doon sa ating t-shirt print. Nalintulad ko siya sa DTF. DTG. DTG. Pero ang kaibahan kasi, yung sa DTG, direct na doon sa mismong tela. At isa pa ko, JJ, hindi siya po pwede
sa mga polyester fabric. Yun lang yung isang disadvantage ng DTG. Kailangan kasi magkakaroon siya ng bleed, no? So dito, isa na nagandahan ako sa kanya kasi pwede siya sa polyester. So unang-una, kung polyester ang pinag-uusapan, hindi talaga natin yan na i-recommend sa DTG. DTG, pwede naman yung mga nasubukan ko na, yung mga 80% na cotton, lamang pa rin yung cotton para maganda pa rin output. Pero isa sa pinakamaganda rin na maiko-compare ko dito with regards dun sa ating quality ng output ng ating DTF, solid siya pagdating sa mga solid color. Okay? So kay DTG kasi ano siya, pagka solid, medyo manipis yung pahid nun. So kasi yun talaga breathable. Breathable kasi. So kahit na nagpahid na siya dun sa mismong tela, talagang hindi na tatakpan yung mga area ng tela natin na pinaghihingahan. So dito naman, maiiwasan lang pagharam do sa ating breathable part ng damit natin kung maglilibaw tayo ng mga kulay. So with regards dun sa quality, same eh. Same. Pati yung texture, same. Feeling ko parehas nga ng ink na ginamit dito kay JJ. Kaso nga lang, pagkakaiba, ito is nilalagyan pa ng hot melt para dumikit sa damit. Oo nga, no? Yung kasi wala na. Re-recta na kagad didikit sa tela natin. Pag black naman kay JJ, nilalagyan natin pre-treatment liquid. So, malagkit din yon. Feeling ko, parang may substance din yon na para dumikit dun yung mismong ink natin. So, yun nilalagyan natin sa DTG. Okay? So, yung ating... pang-ano na ba to? May mas magandang quality or output. Ito na, mas mabilis at mas madaling gamitin. So, yan yung kalamangan ng ating DTF. No? Mas mabilis. Actually, magpiprint ka lang. Tapos, lalagyan mo lang na adhesive. So, pagkaluto ng ating ready to press na kagad yun. Siguro, ang pinakamatagal lang na proseso dito, yung printing talaga. Yung printing. Kasi, kapag halimbawa, ang gamit lang natin is inkjet, medyo mabagal talaga, no? Napakabagal mag-print ng isang A4, isang A3. Hindi kagaya ng large format, mas mabilis yan. So, meron tayong mga dapat i-consider din kung mamimili tayo ng DTF machine sa inkjet at large format. So, dapat meron tayong consider. At meron din silang sariling market, kuya JJ. Hindi lang na kapag bumili ka, ito, dito na nagtatapos yan. Hindi po. So, i-explain namin yan mamaya sa inyo. At dito, yung ating sumunod, no, kuya JJ, is ink lang mismo ang nagtatransfer gaya ng sublimation. Yun. So kasi 'di ba kapag nagpiprint tayo ng mga LTP, DTP, may part na sumasama doon yung pinakapapel. No, kaya talagang kapag suot natin, medyo ramdam natin kagaya ng sublimation hot melt, hindi kagaya nito, talagang ink lang. Actually kapareho niya yung texture din ng screen printing. No? Ganun mo rin siya may halintulad na nababanat, masarap isuot, hindi masyadong magaan pa nga eh. Maga. Hindi siya mabigat sa pakiramdam or sa balat. No, so yun ang kagandahan ng ating DTF, no? Yeah. Talagang ink na ink lang mismo ang magta-transfer. So nabanggit na natin kay JJ kanina, malambot ang texture niya. So ito yung sumunod na lang, no? Yung pwede pang etiketa. Napapansin ko kasi kay JJ pag with regard sa screen, kapag ka pinakamaliit na detalye yung text, ay masyado nang hihirapan yung ating lalo na lumulusot. Meron makakakuha niyan, pero syempre kailangan mo ng skill para makuha yung ganyang kanipis or ganyang kaliit na text. Ngayon, ito nga, pwede nyong gawing etiketa. Ito yung mga nakikita nyo, inner label sa loob. Yung batok. Oo, na kahit na sobrang liit ng detalye, nababasa nyo pa rin. No? Yung mga... sa mga branded na t-shirt, nakikita ko yan. At ngayon, nauso na yan ngayon. No? Mas quality tignan, at the same time, mura. No? Mura yan. Kasi napakalit lang na kailangan natin dyan. Siguro sa isang A4 ko, JJ, pwede tayo makapag-print dyan kung 2x2, no? Meron tayong 12. Marami na. Tsaka mas pulido. Kahit siguro screen printer, mas pipiliin talagang mag-inner label gamit to. Kaysa mag-print pa sila ng batok. Hassle kasi eh. Actually, kuya JJ, malaking tulong yan sa mga screen printer. Meron na akong kakilalang screen printer na hindi na sila gumagawa ng screen at nagkakayod. So, ang ginagawa lang nila, nagpapaprint na sila ng mga sizes. Pero kasi, ang kadalasan kasi sa mga screen printer, gusto nila kasi mas matipid pa, kuya JJ. Kaya ganun yung ginagawa. Pero kung makikita natin, no, talaga, kung maliliit yung detalye na kailangan natin, pasok talaga ito, yung ating DTF, para doon sa ating pwedeng pang-etiketa. Saka mas maganda nga quality. Mas pulido, mas malinis tignan. Kasi iba ko nakikita ang inner label, halos dududurog na.
halos kinakain na ng pintura yung mga maliliit na detalye. So, nakakita kasi ako ng print ng DTF na sobrang liit ang details. Ang kinis niya tignan, parang mall quality yung kanyang print. Yan. So, ito pa ko yung JJ, isang maganda rin, no? Kaya niya mag-halftone design. Yung halftone. So, ano ba yung halftone, Kuya Junel? Halftone is, naglalaman niya ng mga dots. Kung makakita kayo ng mga election shirt, no, yung election shirt na nakikita nyo, may mukha ng politiko. So, yun yung halftone effect. Yung halftone effect ng ating mga layout. Kung gusto natin ng one color, pero may makikita ng mukha. Yan. So, yun yun. Paano yun? Mga tulduk-tulduk yun, no, na iba-iba ang sukat. So, depende sa ating layout. Yan. O, siyempre, Kuya JJ, no? Yun na, nabanggit na natin yung last, yung dalawang nga nasa dulo, yung stretchable. At saka yung... Pwede mag-leave out ng colors. Alam mo, Kuya JJ, yung aking tatak dun sa damit ko na DTF, ay nilalabang ko siya gamit yung washing machine. Pwede naman talaga. So, ilang beses ko na siya na nawawashing at yung texture niya, ganun pa rin. Yung quality ng print natin, ganun pa rin. Okay, tibay talaga. Napakatibay talaga siya kasi pag ako nagwa-wash test talaga, Kuya JJ, brutal yan. So, lagi kong winawashing talaga yan kasama yung mga maong, ganun. So, para malaman ko kung hanggang saan yung ating, yung tibay ng ating... Tsaka eh, talaga yung gusto ng ating mga kliyente, no, yung masusubukan sa laba. Yung hindi sila mapapahiya sa kliyente nila. Actually, marami talagang may gusto ng DTF. Nagkataon lang talaga na medyo risky ang pagbili ng inkjet printer at medyo... hindi naman masyadong affordable yung price ng ganitong malalaking makina. Yes, oo, tama ka dyan. So, ang ginagawa nila, nagpapaprint muna sila, pansamantala, pero syempre, nangangarap din silang magkaroon ng ganitong klase ng large format printer. So, ano nga ba kalamangan ng pagkakaroon ng ganitong large format printer kumpara sa pagkakaroon lang ng isang maliit na inkjet printer? No? So, unahin muna natin, Kuya JJ, no, yung difference ng inkjet at saka nung ano. Okay? So, yung inkjet natin, Kuya JJ, ay compact. So, pasok yan sa space saver. Kung tayo ay maghahanap ng makina na hindi kumakain ng space. Pangalawa, price. Affordable. So, pasok, affordable. Actually, medyo mabigat din ha, yung mga 50,000 pesos na printer. Yes, na 50,000 din po kasi yung ating A3 size. Okay. 50 pataas. Yan. So doon muna tayo kay JJ sa space and price. So makikita natin kung ang prepared ninyo na makina na hindi kumakain ng space at gusto niyo na nasa table lang table siya. Lang. So mas maganda kung mag-inkjet printer kayo na DTF. So meron tayo niyan kay JJ, magbebenta na rin tayo niyan. At syempre, kung kayo naman ay may budget at gusto niyo naman po yung mabilis yung production ninyo, tapos meron na mga kakayahan sa space at yung price nga may kakayahan naman, mag large format tayo. Yes, lalo na kung halimbawa marami na nagpapaprint sa inyo, no? Tapos yung inkjet nyo, sobrang bagal. Yung tipong ang dami nagpapaprint pero hindi mo makater lahat dahil sobrang bagal niya magprint. So ito na yung pinakabagay na makina para sa inyo, yung ating large format na DTF. Kasi ito naka-dual head to, no? Yun. Kasi mababanggit ko eh. Oo. So Kuya JJ, no, punta naman natin yung with regards sa print speed. No? Sa print speed natin, ang isang A4 natin, Kuya JJ, gaano katagal siya nagpiprint? Actually, ang alam ko nasa 10 to 15 minutes eh kapag A4 ah. Kasi kapag naka-Epson mat ka, sobrang tagal ng printing noon. No? So katulad lang din siya ng ordinary natin mga L120, L805, ganun din yung printing niya. So medyo matagal, uubos siya ng 10 to 15 minutes. So paano pa kaya pag A3? Yes. Oo. Paano pa kaya kung marami tayo may po-production? Oo, 'di ba? Halimbawa may tanggap ka 1,000 A3. Ilang araw mo gagawin 'yon? Baka 100 lang sa isang araw, 'di mo pa matapos eh. Oo, so tama ka diyan, JJ, no. So I mean, kay JJ, itong large format, talaga na nga naman talaga, mas mabilis siya. Mas mabilis, kahit yes. Kahit anong saan mang angulo natin tignan, mabilis talaga siya. Oo. So magkaiba kasi yung pahid, magkaiba yung head, magkaiba yung kanyang setup ng ating printer. No? So kung ikumpara natin sa inkjet. No? Kasi nga ito naka-dual head. So magkahiwalay yung white, magkahiwalay yung color. So hindi kagaya ng ating inkjet, iisa sila ng head. Doon din lumalabas yung white, doon din yung colored. No, so medyo talagang komplikado sa part na 'yon, hindi kagaya nito na magkahiwalay sila. Ayun, so mamaya makikita niyo kung gaano po kabilis mag-print ito. Magsasample tayo. Ayun. Then siyempre mga ka-printer sa traditional na ating DTF, no. Bakit ko sinabi traditional? Sa traditional kasi ang nilalagay nating hot melt is mano-mano.
Okay. Binubuhat. So samantalang sa large format po, meron na po tayong tinatawag na shaker at saka dusting. Okay? So meron na tayong itong dito lalagay natin dito yung hot melt natin. Then after natin malagay yung hot melt powder natin, ay magda-dust yan, iikot po itong ating makina at maglalagay doon at maglalaglag doon sa ating mga sa ating film na nalagyan ng print. Mm. And then syempre meron tayong shaker diyan kasi itataktak nila yung mismong film para malaglag yung mga excess. And then ito pa pinakamatipid dito mga ka-printers. Yung excess niya, meron tayo dito sa pinakailalim na kung saan ay pwede nyo pang ibalik yung inyong yan, medyo mahaba ko ya, JJ. Malalabas ba? Oo, malalabas natin. Yan. So, dito natin malalagay yung mga excess, ano natin, yung excess hot melt powder natin. So, ibig sabihin ko, JJ, pwede pa natin to gamitin uli. Oo, tama. So, okay. Walang tapon. Yan. Walang tapon dahil lahat ng sobrang, powder, may sasalo ulit dun sa ilalim. Diba? Oo, so napakatipid, no, kay JJ. Oh. And then, syempre, mga ka-printers, pagkatapos mag-print ng ating printer, sa traditional DTF, nilalagay natin yan doon sa mismong oven. Oven, yes. Oo. Oven. So, kung makikita nyo po, meron na tayo ditong conveyor na kung saan po ay siya na yung nag-iinit. Oh. And then, huwag kayong mag-alala po, kasi ito, meron siyang kasama ko, kay JJ, doon. Na? Yung ano natin palagay nito. Ah, ito. Yan. So, meron na siyang hose. Actually, ito, panglagay lang natin dito para yung usok hindi lalabas. At kung mapapansin nyo po, may takat dito. Mm, so, sabihin, walang rason para lumabas yung usok niya. Yes. So, ito, i-install lang natin to ng proper installation na nakalabas yung hose. So, hindi na natin niya po problemahin. Tsaka, ano lang naman, actually, kami, ginagamit namin to ng walang ganyan, wala namang problema. Oo. Tsaka kay JJ, ito pa, kahit naka-install to, hindi mo na kailangan pang iangat to. Iangat mo lang to kung may pagkakataon na merong sisilipin. Kasi meron din tayo dito take-up roller sa pinakailalim. Okay, so habang nagbiprint siya ng roll to roll, niroll niya na yung mga natapos na. So wala ka nang gagawin, kundi iintayin mo na lang yung pinirint mo galing dito sa ating machine. Yes. At saka yung ating kasing large format, tuloy-tuloy na kasi yung proseso. Kumbaga, kapag alimbawang meron kang ginagawa, alimbawa meron ka pang pinipress doon sa dulo, kahit hindi mo nabantayan to, kasi tuloy-tuloy na yung setup niyan eh. Pagkalabas, siya na mismo yung maglalagay ng powder, siya na mismo yung magtataktak, siya na mismo magluluto. Hindi kagaya nung inkjet natin, kailangan ikaw din yung maglalagay ng powder, ikaw yung magluluto, no? Tsaka ikaw yung talagang maggagayak na. So, ibig sabihin, talagang yung oras mo, mabubuhos mo lahat dito. Hindi kagaya ng meron kang large format, pwede mong magawa yung ibang bagay na pwede mong gawin habang mag-isa siyang nagpo-production ng lahat. Diba? Tama. So, kasi kahit hirap na pagkalabas sa printer natin, tataktakan natin. Tapos itataktak mo ulit. Tapos ilalagay mo sa oven na antayin mong matapos. Tapos saka mo pa lang siya magagamit. So wala kang pahinga. Puro ikaw. No, hindi kagaya ng meron kang ganito, pagkalabas, 'di ba? Ano na siya, tuloy-tuloy na siya. So paglabas niyan dito sa ating harap, ready to press na kagad yan. Yes, tama ka dyan, JJ. Mm. With regards sa production time natin, mas nakakatipid yung oras kapag ganito yung ginawa natin. Mm. Mabilis mag-print, naglalagay ng kusa ng powder, nagluluto, at the same time, nagro-roll ng mga natapos ng mga project. Katulad dito, JJ, tinanggal ko na siya. So, ito, nandito siya sa ilalim. So, naka-roll na po lahat nung print natin. Yes. So, ang gagawin na lang natin dito ay gugupitin at ipipress natin. Yes, tsaka tandaan nyo, no? So, nabanggit ko kanina, hindi lahat afford ang ganitong klase ng makina. Biro mo yung inkjet natin, 50,000. So, yun yung magandang pagkakataon para bumili ng ganitong klase ng makina. Kasi pag nagkaroon tayo ng ganito, kahit hindi ka na tumanggap ng printing eh. No? Yung printing na pang t-shirt. Talagang services na lang talaga na puro magpiprint. Kasi marami magpapaprint sa'yo. Nang DTF. Oo, kasi ayaw nilang bumili ng printer dahil bukod sa hindi nila afford, ayaw nila ng mabigat na maintenance pagdating sa mga printer. So mga ka-printers natin dyan na nangangarap na magkaroon ng DTF at gusto nilang maka-experience, pwede silang magpa-print dito sa atin. Oo, pwede rin kayo magpa-print sa aming services po, pumunta lang kayo at magpa-print lang kayo. Katulad nung kanina nung ating kliyente nagpa-print sa atin ng DTF. So dito mga ka-printers, hindi mo kailangan talaga ng makina muna bago mo masubukan ng DTF.
kailangan mo lang talaga is alamin kung saan yung mga serbisyo na nagbibigay ng DTF, doon ka muna magpa-print. Then kapag lumaki na yung market ninyo po pagdating sa DTF, saka lang kayo bumili ng makina. And then syempre, kay JJ, paano ba ang mamili sa ano sa magandang investment pagdating do sa DTF? Ano ba yung pwede kong piliin? Ano ba mas maganda? Inkjet or large format, yon. Actually, lahat kasi ng mayroong large format, nanggaling naman yan sa inkjet. No, siguro na-realize nila kung ano yung kaibahan. Diba? So, syempre, literal talaga, napakabagal po talaga ng A3. Kung sino man ang may A3 sa inyo na printer, alam nyo naman kung gaano katagal piniprint ang isang A3 size na photo printing o kaya ang mga acetate. Sobrang tagal nun. So, pagkalabas pa noon, lalagyan pa natin ng kailangan pantay yung ating powder, tapos kailangan pa natin ng malaking oven. Hindi pwede yung mga 45 liters to 60 liters ng oven ang kailangan mong bilhin. So separate, no? 'Yun, magkano 'yun? Oo, alam ko nasa ano na 'yan, mga nasa nagre-range na 'yan ng 4 to 8,000 yata. Hindi ako masyado idea, alam masyado idea diyan sa oven eh. So medyo malaki, no, yung ating hindi kagaya ng at saka ano, ito pa, no, kapag oven kasi actually nagbebenta naman tayo niyan ng maliit. No, so pinapaintindi lang natin kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. No, kung bibiling niyo naman yung ano, at least handa na kayo na tsaka kung may budget naman kayo na pambili ng large format, 'di ba? Baka mamaya hindi ka magbago pa isip mo dahil meron naman palang maliit eh. So doon muna tayo sa maliit. So pinapakilala pinagkukumpara lang namin para kung halimbawa meron ka naman palang budget, so ito na, piliin natin. Uh-huh. Actually, si Sir Darren Bailon, pinag-iisipan ang kumuha nito. No, so, di ko lang alam kung ano pa yung plano niya. So, ewan ko lang kung nanonood siya ngayon. Pero sana nga, kumuha na siya dahil nakakuha na siya sa atin ng isang sign star yung ating X2DX5. So, yun. With regards naman doon kay JJ, pagdating sa ano natin, no, sa nabanggit na natin, yung price, no, price difference, medyo malayo talaga. Medyo malayo. So, at least meron kayong option. It's either na medyo gusto niyo munang simulan sa sarili ninyo, so go for inkjet. Kung gusto niyo naman po, kung tatanggap na kayo ng services at handa na po kayo na ano sa investment po ng ganitong makina, pwede niyo piliin po yung large format. Dito, marami kayong option kay Uniprint. So hindi lang DTF ang pwede nating gawing investment pagdating sa t-shirt printing. Honestly, mga ka-printers, napakadami ng pwede niyong pagpilian pagdating sa t-shirt printing. At isa na rin tong DTF sa ating option pagdating doon. No, kay JJ? May nakita akong magandang tanong, Kuya Jonelo. Yung tanong ni Sir Teddy Juliano, pababa ako, kaibigan. Sabi niya, honest opinion, anong print head ang maganda? Kasi daming type ng head lumalabas sa DTF. Yun! So, doon tayo magkakaroon ng magandang paliwanag kung bakit nga ba maraming naglalabas sa namurang DTF. Tapos samantalang yung sa atin, medyo malayo dun sa sinasabi nila. So hindi kami gumagamit ng XP600 na printer head. No, XP600, so siguro familiar kayo diyan. Kung makakarinig kayo ng nagbebenta ng mga makinang tarpaulin na mura lang ang halaga, so pansinin niyo ang head niyan is XP600 or DX11. No? So yung atin kasi hindi to XP600. Ito yung pinakabagong printer head, yung i3200. i3200 po yung amin. Kumbaga medyo talagang pricey talaga. Advanced technology po yung ginamit natin dito. No, kasi mura lang kasi yung mga XP600 na yan. Alam ko nasa 10 to 20,000 lang yan kada head. No? So ibig sabihin hindi siya talaga ka-level ng mga ganitong klase ng printer head. No, samantalang ang mga DX5 namin magkano, 70,000. Sobrang layo. Kaya doon pa lang sa head, ang gagawin kasi nila, ibababa nila yung presyo ng makina, babawiin nila sa pyesa. No? So kabisado ko na yan kasi nakagamit na tayo ng China at ng branded. So minsan sinisilaw tayo sa promo nila na may mga maraming sangkatutak na libre. Tapos pagtingin mo sa printer head, XP600 or DX11 lang. So, di ko naman sa binababa yung ano niyan. Para lang magkaroon kayo ng idea kung bakit iba't iba ang printer head na makikita mo sa market ngayon. No? So, yung amin kasi hindi kami gumagamit ng XP600 or DX11. So, yun po yun, Sir Teddy Juliano. So, pwede nyo i-search yan sa ating mga YouTube para mas magkaroon kayo ng idea niyan. Bukas, ito pala yung topic ko sa aking webinar. Oo, attend kayo, no, sa mas malinaw at mas madetalye pa ko yung DJ na paliwanag pagdating sa DTF. Lahat ng tanong natin about DTF, ipapaliwanag natin yan. Yan, so batiin muna natin ang ating viewers bago tayo pumunta doon sa pinakamainit na topic natin, which is yung
ink flow nitong ating DTF. Kasi kalamitan, sa may mga DTF machine ngayon, ang problema ay natutuyuan yung printer head. Oo. No, mabilis na mag-clog yung kanilang printer. Ano nga ba? Ano nga ba ang dahilan kung bakit paliwanag natin nagkakaroon ng ink clogging pagdating sa inyong mga printer? Importante niyan, Kuya Jonel. Yes, oo. Yung part na ipapaliwanag namin kung bakit ka ba importante yung ating ano tawag diyan? Stirrer. Stirrer ang tawag dito kay JJ is white ink management system. Oh, yeah. Ayun. So yan yung papaliwanag natin. Pero batiin muna natin si Sir Elvin Santos ng magandang gabi kay Sir Edwin Sayang, kay Philip Andre Carlo Marcelino, kay Natanea Parenas. Parenas. Yeah. So magandang gabi rin kay Sir kay Sir Jeff Denny Soliman. Sabi niya when po magkakaroon ng DTF sa inkjet printer. Actually meron na tayo kay JJ, yung lalabas bago talaga 'yon, bago rin yung ink system niya kay JJ. Abang lang po kayo kung kailan po ilalabas ito. Actually, mauuna talaga tayo sa live stream. So, i-explain din namin kung ano yung in-upgrade, ano yung pinaganda sa kanya. Oo. Okay, so abangan nyo po yon. So, kay Misael, kay Sir Arceo, no? Kay Sir Misael, sabi niya, good evening mga boss. Di na ba? Natatakpan eh. Yeah, so sabi naman ni Ma'am, dali mga kitops, good evening mga sir. Sabi ni Chok, sabi niya, good evening. At sabi ni Sir Erwin Sanchez, meron na po. Yeah, masarap makinig mga boss, sabi ni Sir Julius Tisar. Okay, so ito na ko JJ. Pag-usapan muna natin, di muna yung order. Yung isa. Yung isa muna. Yung ink muna. Yan, palitan natin yan. So, ito yung kadalasan na nararanasan natin. Sa no? DTF? Sa DTF. Sa white lang. Sa white lang tayo magkakaroon ng ganyang problema. Yes. Sa ibang kulay, hindi. Wala. Talagang liquid na liquid ang ating colored ink. Oo. No, sa white ka lang makakakita na parang rubberized na resulta kapag medyo nahanginan yung ating ink. Oo. So kay JJ, ito, explain na natin. No? Kadalasan ng white ink natin, siya yung pinaka parang rubberized na ink. Kaya makikita ninyo, kapag ka natuyo ito, para siyang goma. Oo, yes. Itong nakikita ninyo sa inyong screen, ito po yung ating capping station. For white ink. Ito yung humihigop. Ito yung parang kabuuan ng purge unit natin na kung saan humihigop ng ink natin. Yes. Para mapanatili natin yung ganda ng quality ng ating print. Oh. So ngayon, kung ang yung ink ay wala siyang ink flow, no, hindi nag-circulate yung ink, maaari yung inyong printer head ay magkaroon ng ganitong problema. Oo. Okay, so magkakaroon siya ng pagtuyo ng ink. Mabilis to matuyo kay JJ. Oo, at saka yung mga solid part ng ating ink, mahihiwalay. So, pag nakita kayo ng isang chocolate or milk tea na hindi na nainom ng ilang oras, makikita nyo yung mga buubo or latak ay napupunta sa ilalim. Okay, so yun. Kung bukas pala, meron pala ako ipapakita ng... tawag doon yung presentation para ma-imagine nyo yung latak na sinasabi ko. Oo. Na napupunta sa ilalim. Oo. So importante na lahat ng buong hose ng ating makina ay talagang napapalitan ng bagong ink. Hindi pwede yung mismong tangke lang. Kasi yung mismong hose kasi na yan, meron ding mga naiiwang ink diyan. Kung sakali kasi yun lang ang hahaluin mo, yung pinakatangke, baliwala. Kasi sobrang haba ng kailangan mong higupin na kable para lang makapag-print ka ng maayos sa ating DTF. Mm-hmm. So iba 'yan, no? Iba hindi ka yung technology na 'yan na yung sinasabi mo ay meron itong ating DTF. Yes. Kung saan lahat ng linya, no, mula tubo doon sa pinaka-ink natin papunta dito sa ating printer head ay talagang napapalitan ng bagong ink, yung halong-halo na yes. ink. At syempre kay JJ, itong ating stirrer, dun sa ating napaka-importante na mahalo yung kabuuan, yung nasa loob, no? So kaya may makikita ka diyan na isang parang mahaba na parang propeller sa mga pero isang single lang to . Hindi siya yung katulad ng propeller parang na nakikita niyo, parang hindi siya parang LSE. Parang ganun lang siya. So hindi ko ma-explain kung basta panghalo. Panghalo siya. So hinahalo niya yung kabuuan ng ink natin doon sa ilalim. Okay? So bakit yung ilalim yung hinahalo? Kasi doon nagkakaroon ng stagnant or na doon naiipon . Yung ating mga ink, no? Yung nahihiwalay yung ating parang buo at yung ating parang
Tawag dito yung naglagay ka ng tubig, 'di ba, sa ng buhangin. Pag ginalo mo yung tubig sa buhangin, 'di ba, kumakalat. Oh. So pag giniwanan mo yung buhangin, nasa ilalim na. So kailangan natin 'yan haluin. Mm. So itong white ink natin, napakalapot po nito. Mm. Oo. So kapag hindi po na-maintain yung circulation ng ink ninyo, ay maaari po mag-clog 'yan yung inyong printer head. Oo. Tsaka ano nga, di rin pwedeng mabuo yung ink sa pinakailalim ng head natin. Oo. Importante rin nalilinis yan pala. So ito ang pinakamagandang paliwanag ko, JJ, no. Pakita natin yung ating ink flow natin. Oo, yan. So ito yung tinatawag na white ink management system. Bakit white ink lang ang meron? Mm. Kasi yung ating normal na CMYK, mga ka-printers, kahit noon pa na gumagamit tayo ng sublimation at ng pigment, hindi natin to hinahalo. Okay. Naman yung print natin. Mm. Ang tanging problema lang natin talaga dyan is yung printer head kapag ka natuyuan. Yes. Hindi natin naprintan. Mm. Okay? So ito, dahil dito sa ink flow na makikita ninyo or yung white ink management system po na kung tawagin, ito po ay iniiwasan niya na mabilis matuyo ang inyong mga ink pagdating doon sa inyong pagpo-production. Mm. Siyempre, kapag nag-production ka, nag-create siya kay JJ ng hangin. Okay? So yung hangin na yon, kapag dumampi po yun sa inyong printer head at hindi napapalitan yung ink, kasi sa damper, yun yung pinakaipunan ng ink, kuya JJ. Mm. So kapag hindi napapalitan yun, at nahahanginan ng hanginan yun, maaari po yan na magkaroon ng clog dun sa inyong printer head. So dahil dito sa ink flow system natin or white ink management system natin, mga ka-printers, makikita nyo dito yung flow. So meron tayong isang hose na kung saan ito po ang humihigop papunta dun sa ating damper. Mm. Okay? So may makikita po kayo dyan na yung ink pump. Okay, so ito yung actual, makikita nyo sa actual, yung pin, parang maliit na ano na yan, na umiikot. Yan. Mm-hmm. So yan yung ating tinatawag na ink pump. Bakit kailangan yan? Napaka-importante ba yan kay JJ? Mm, syempre. Mahalaga ba yan sa ating ink flow? Yes. Mm-hmm. Kasi po, ito po ang nagdi-distribute ng ink papunta dun sa ating capping station. Mm-hmm. And then next, makikita nyo dito, bandang capping station na may hose, yung nasosobra na ink ay bumabalik papunta doon sa ating ink tank. So paikot talaga yung ink natin. Yes. Okay. So nagsi-circulate yung ink natin pabalik doon sa ating tank natin, no. So ibig sabihin, kung tatanungin po kami, napakatipid po nitong printer natin. Mm-hmm. Dahil nagsi-circulate lang yung ink, bumabalik uli doon at hinahalo niya ng patuloy ng paulit-ulit yung ink natin. Oo, kasi ang problema kasi sa ating mga inkjet, kailangan mo talagang hugutin yon kada damper. Yes. Tapos hihigupan mo yun. Oo. Nakakasama yun sa maintenance. Hindi pwedeng head clean ka lang, hindi pwedeng power ink flush lang. Oo. Kailangan talaga, huhugutin mo yung isa, hihigup ka. Tapos huhugutin mo ulit yung susunod, hihigup ka. Palaging ganun ang maintenance. Kasi sobrang haba nung hose nun eh. Hindi yun basta kayang higupin lang ng ordinaryong head clean. Ayan. So yun ay may iwasan na sa ganitong large format dahil mula sa dulo ng tubo papunta dito sa pinaka head natin ay talagang napapalitan. Paikot-ikot lang yung ink para masiguro natin na talagang walang latak na may iwan sa mga tubo. Hindi pwedeng yung mismong lalagyan lang ng ink ang hahaluin mo dahil may mga latak din yan sa tubo eh. Baliwala ang paghahalo mo sa ink tank kung hindi mo naman magagalaw yung mga ink na nasa tubong makikita mo, no, hanggang sa damper. Kaya ang paggamit ng printer na to ay mag-head clean ka lang ng isang beses sa simula para lang tanggalin yung sa mismong damper. Mm-hmm. Pero yung mga nasa tubo mo, safe ka na talagang halo yun. Mm-hmm. Siyempre mga ka-printers, mm-hmm, kasama na yan sa binayaran ninyo. Wala na kayong babayaran dyan mga ka-printers. Mm-hmm. So yan na yun. And then syempre ko JJ, sa lalabas natin na DTF, ganito din ang naka-install para sa white. Tama. Oo. So bakit? Kasi mga ka-printers, noon pa man, ginagamit na natin yung white ink management system sa ating mga UV printer at DTG. Sa DTG, yes. Pakita natin Kuya Rodel, no? So makikita nyo dito sa ating UV printer po ay gumagamit din po sila ng white ink management system. So makikita nyo yung white natin. So magkaiba lang yung tank, kulay black kasi ito ay ano UV. Siya, yes, UV ink siya. So maselan siya sa liwanag. Ilaw. Oo. So makikita nyo dyan, may dalawa siyang hose at meron din siyang stirrer. Mm-hmm. So bakit? Kasi malapot lagi yung white na ating ink. Yes, at saka laging sa white lang po, no? Merong
stirrer. Mm-hmm. Kasi yun talaga yung namumuo eh. Yun mm-hmm. talaga yung nagiging parang goma kapag natuyo. Kasi yung mga, yung ating mga colored ink, kapag natuyo yan, hindi yan malagoma. Mm-hmm. Hindi po. So no need. No, kahit yeah. noon pa man, kasama na yan sa technology ng ating mga UV printer na may mga white ink. Okay, so kay JJ, ito naman, no? Itong napaka-high-tech na ano na to na setup ng ating DTG printer po, no? Pagdating doon sa ating ink flow. So, ito namang DTG na hindi ko nababanggitin kung anong brand dito. So, dito sa DTG natin ay gumagamit naman sila na tinatawag na ink circulation. Gamit pa rin ang kanilang sariling technology. Pero kung makikita nyo dito sa ating visual sa may bandang kanan natin, no, sa inyong screen, makikita nyo dalawang white ink yung gamit nila, no? Dalawang white ink na meron silang sub-tank, no? At may dalawang hose, which is nagsi-circulate din yung ink nito, Kuya JJ. So, sa logic, mga ka-printers, lahat ng mga printer po na may mga white ink ay kinakailangan po ng stirrer, kinakailangan po ng pagsi-circulate ng ink, no? So, hindi pa pwede po na hahaluin mo lang yung ink, aalugin mo lang yung ink, no? Katulad sa DTG na ating hawak, kadalasan inaalog natin yung white kasi para mawala yung latak. So umalo doon, maghalo siya, 'di ba? Inaalog natin. Naalala ko bigla. So kung aalugin natin yung mga ganyan natin, so medyo hassle. Okay? So yung makikita niyo sa DTG, wala siyang stirrer kasi inaalog natin ng manual yung ating ink cartridge. So samantalang dito sa UV at sa DTF po mga ka-printers ay nilalagyan natin siya ng stirrer at the same time yung ink flow, which is yung ating ink pump. Yeah, yes. So balikan natin kuya Rodel yung ating visual. Yan. So pakita natin yung ating ano. Yeah, so balik natin. Yan. So makikita nyo dito sa may bandang kanan ninyo, yan yung actual na ink tank. O tank ng ating printer, ito 'yon. Yan. So yan yung likod niya. At saka yung harapan. So mapapansin niyo, sa white natin meron siya ditong motor. Ito yung pinaka-dynamo. Yes, ito yung dynamo, Kuya JJ. So ito yung ating tinatawag na stirrer motor, Kuya JJ. So sa stirrer motor natin, meron siyang controller na kung saan para malaman mo o ma-adjust mo yung power ng inyong pag-i-steer. Yes. Pero sa mga bagong technology po, which is meron po kami, wala na yan. Kasi, Kuya JJ, sa pag-aaral ng ating mga technician doon sa ating printer, ay alam nila kung paano na yung RPM na nararapat para sa paghahalo ng ink. Yes. Oh. So kung mapapansin nyo, yung mga bago po na lumabas na ganito, wala na silang power controller. Kasi as is na po yung RPM na ginagamit natin dito. Yes. At saka yun nga, lagi kong sinasabi na baliwala nga po yung paghahalo ng ink sa tangke. Kasi nga, meron naman kasi sa linya ng tubo eh. Buti sana kung nahahalo rin yung pati sa linya ng tubo, okay lang maunawaan ko. Pero dahil hindi naman siya nakikiklean, meron ding mga latak na may iiwan doon. At saka ko JJ, itong technology na to mga ka-printers na nakikita nyo sa inyong screen, ay lumang technology na to na binago lang uli sa pamamagitan ng pag-adjust ng stirrer na wala ng power. So makikita natin dito mga ka-printers, noon pa man may UV printer na. Noon pa may DTG na. Yung lumabas yung DTF, meron na rin siyang ganito. Bakit? Kasi yung idea na yan ay hango sa mga naunang printer natin pagdating sa t-shirt printing. Tsaka mga Epson, mga matagal na yan sa mundo ng printer. No, syempre sila ang nakakaalam ng mga tamang procedure pagdating sa mga makina talaga. Now, ito naman Kuya JJ, no? Bakit nagbabara yung ating printer head? Napakasimple lang po. Napakasimple lang po ng sagot dyan. Kadalasan ang pagbabara po ay wala po yan dun sa flow ng ink ninyo. Oo. So nakakatulong lang yung flow ng ink na yan para hindi agad magbara yung printer head ninyo. Ang tangi pong solusyon dyan ay linisin at maintenance ninyo yung inyong mga makina at irregular i-check up nyo po yan. Yes. So kailangan nyo po lagi mag-print, or kung di naman mag-print, ako po ay suggest buksan nyo lang yung inyong makina para circulate yung ink, no? Actually sa Unicolors namin, no, pigment at sublimation, hindi kami namumroblema pagdating sa aming mga printer head, no? Siguro depende lang din sa ink. Oo, tama. Mm. So kaya ganun lang mga printers, ano.
hindi masyadong critical ang pag-uusapan natin pagdating sa printer head. No, kasi nga naman, itong ating printer head, natural na matutuyo yan. Yes, tsaka tinuturo natin yan kung paano yung tamang pag-maintenance sa ating mga printer. Pero itong ating makina, Kuya JJ, pinaless lang yung ating maintenance. No, kasi dahil may ink flow siya, Kuya JJ, nagsisirculate yung ink. Wala nang dahilan para kada print mo, higup ka ng ano, maintenance ka, hindi na. Actually, kahit matenga to ng tatlong araw, walang problema. No, kahit isang linggo, walang problema. Kasi pagbukas mo, alam mo, mapapalitan ulit yan eh. Mapapalitan ulit yung buong linya na yan. Ang kailangan mo lang mag-clean sa unang beses para tanggalin yung mga ink na nasa damper at palitan ng bagong ink. Oo, at hindi rin na nakakatulong sa paghahalo yung masyadong malakas yung inyong RPM. Kailangan sakto lang yung halo. Sakto lang, kasi kapag malakas po yung power ng inyong inyong motor, yung paghahalo, yung steerer po, nagkikreate siya ng bubbles. Yes, bubbles. Oo, which is pangit yon pagdating sa mga dinadaanan ng ink natin. Bawal so, na bawal yun. Bawal yun. So, kaya ngayon mga ka-printers, kaya meron tayong mga, yun nga, no, nasabi ko nga JJ, bago na yung mga technology ng ating mga steerer and yung ano natin, yung ink pump natin, iba na yan, mga bago na yan. Actually, ginaya lang din naman yung ano na to, ginaya lang din naman kasi yan yung ating technology sa mga dati, branded mga na. Sa mga branded. So tandaan nyo, maraming nauna. Maraming nauna po sa ganitong technology, pero ang ginagawa lang natin ay ini-improve na natin. Yes. At syempre, itong system na to, hindi na natin yung binago. Naglalagay lang tayo ng konting i-improve ng ating ano. Kung halimbawa may mga problema pa rin konti, so kaya tayo nagkakaroon nga ng mga version dahil iyon yung mas in-improve na na product. Oo, at syempre sa aming inkjet printer po ay kasama na 'yon. Wala na kayong babayaran po na extra doon, ha? So sabi naman ni Ma'am Nancy Mauro na ating na-miss ko na kayo mga sir. Na-miss ka na rin namin, Ma'am. Yes. Di na maka-attend ng webinar. Uwi na kasi yan. Uwi na kasi. Oo, dahil malapit na ang September, makaka-uwi na siya ng Pinas. Oo, so sabi naman ni Sir Julio Cesar, "Boss, paano kung wala pong hangin pero naka-aircon naman. Naka-aircon naman po." Yan. So actually kahit naka-aircon ka sir, talagang may pagkatuyo talaga ng ink. Hindi natin maiwasan yan kahit sa mga large format. So kaya tayo meron tinatawag na proper maintenance pagdating sa makina. Bakit tinuturo na maglagay ng cleaning solution? Bakit tinuturo na punasan yung mismong printer head? Kasi yun talaga, yung dapat yung gawin upang sa ganun ay maprotektahan at manatili na maganda yung print output ninyo. At wala na tayong ibang gagamitin dyan na mekanisim para lang gawin yan. So tayo lang po mismo ang mag-schedule ng ating paglilinis. Kung kayo naman ay naka-DTG ng Epson, ano, hindi nyo na kailangan po maglinis kasi may automatic cleaning automatic na yan. Oo, so yun yun. Okay? So sabi naman ni Sir Teddy Juliano, okay, gets ko na. Kahit pa pagka-umaga pala, bago ka mag-print, unahin mo muna ang ink flow system. Kaya pala, kahit sa damper, mag-mix na. Hindi naman siya kasama yung damper sa pag-mixer, no? Hanggang sa pinakadulo lang ng tubo natin bago makarating ng damper. No, kasi mas malilesen natin yung pag-head clean kapag konti na lang yung kailangan mong tanggalin na mga latak. Bali ganito yan kay JJ. Ito yung damper natin. So meron tayong ink pump na humihigop papunta dun sa damper. So bakit niya hinihigop? Kasi nire-repelan niya yung nasa damper. So ngayon naman yung mga sobra napupunta doon sa kabilang hose para bumalik doon sa ating sa ating ink tank. So ganun yung nagiging flow niya, sir, no? Tama po 'yon. Kailangan niyo po yung buksan muna bago kayo mag-print. Yes. Kasi sinisirculate niya muna 'yan. Yes. Hindi pwedeng agad na pag nahalo na print na agad kayo, hindi po. Kailangan po muna mag-circulate 'yan. Kaya ang ginagawa natin, pagkada umaga ako kay JJ, binubuksan ko muna siya, nag-i-stir siya, nag-circulate na siya. At the same time, pagkatapos noon, i-head clean nyo siya. Yes. Tsaka tanong kasi Sorry. I-nasal check. Tsaka tanong kanina ni Sir Teddy kung de-damper daw po ba yung ating printer head. Actually, lahat po ng printer, no? Ng printer head, de-damper po talaga. Kasi pag continuous ink system. Oo. Kasi yan po yung humihigop . Yan po yung humihigop ng ink galing sa tanke. Kapag hindi ka naglagay ng damper sa ating printer head, papatak lang yung ano natin. Hindi tayo makakahigop ng ink doon sa ating sa ating likod. So hindi tayo makakapag-print ng maayos pag walang damper. So kadalasan talaga may mga maliliit nating printer, puro de-damper po 'yon. Hindi lang natin masyadong nakikita dahil nasa loob, pero de-damper po lahat 'yan. Bali ko 'yung JJ, 'yun 'yung pinaka-istakan mga ka-printer siya. Kumbaga ito, ink tank,
istakan ng ink natin. So, doon sa printer head natin, meron din siyang pinagkukuhanan din, which is yung nasa damper. So, yun muna yung kukuhanin niya. Tapos, pag nagkulang yun, ay magpapump uli yung ating printer doon sa ating tank. Kukuha siya ng ink. So, ang nangyayari, pakita natin uli, Kuya Rodel, no? Para ma-explain natin ng maayos uli. No? So, hindi nagahalo, hindi niya hinahalo sa damper. Kumbaga, yung ink natin, continuous flow lang siya hanggang doon sa damper. So, kapag ka napuno na yung damper, syempre maglilik yan. Tama ko, JJ, mga ka-printers? So, meron siyang naka-extend na hose na kung saan, kapag napuno na yung damper mo, doon pumupunta yung mga excess ink at bumabalik doon sa tank. So, yun yung explanation natin. Hindi siya hinihigop. Kaya kung mapapansin ninyo, wala nang pump pagdating doon sa pagbalik ng ink. So, tanging doon lang sa pagsipsip ng ink. So, lilinawin ko lang ha, hindi siya hanggang sa damper, no? Mm-hmm. Doon lang siya sa dulo ng tubo bago bumaba sa damper. Oo, bago bumaba kasi hindi damper. Mo pwedeng higupin yung nasa loob ng damper. Damper, yes. Bali, doon lang tayo sa, kumbaga, meron lang tayong special na part ng tubo kung saan doon lang mag-iikutan yung ink. No? Doon lang mag-iikutan yung ink. So, doon sa part na yon, doon din ihigop yung ating damper. No, sa white lang ah, sa white lang po. Sa white so, lang yan. So, doon ang ihigop, tapos yung ibang part babalik doon sa ating pinaka-tanke. Parang ano, sir, ano ko eh, JJ, yung halimbawa, may punong tubig, di ba? Tapos hinigupa mo. Di ba, pagka dumalo na yung tubig at napuno yung isa, umaapaw, di ba? Nalalaglag yung ibang tubig. So, ito naman, hindi siya nalalaglag yung tubig kasi may hose na dinadaanan at pabalik dun sa ating tank. So, yun yung nagiging flow natin. So, ang galing lang nung technology na to. Hindi ko akalain na meron palang ganong klase na hanggang tubo. Akala ko talaga, hinahalo lang niya yung ink. So, meron palang dalawang tubo na para dun sa isang buong linya na iikot dito. So ito napaka-importante nitong tubo na to, Kuya JJ, yung dalawang 'yan. So napaka-importante niyan para doon sa ating mga printer para mag-circulate yung ang husay ng nakaisip niya. Oo, ako nabibili ba ako sa nag-invento nito ah? Kasi grabe, paano nila maiisip na yung ink natin na ano na mabilis matuyo ay ibabalik ko lang doon sa tank. Ihahaluin ko lang tapos babalik ko ulit doon sa ano, parang nag-iikot-ikot lang yung ink mo. So kung matatanong, kaya, Junel, yung ink nyo po ba mabilis maubos? Hindi po, kasi nagsisirculate lang siya. Okay, so ang gamit natin, I3-200, mas matipid po yun pagdating sa pagbuga. Kasi precise na yung kulay, niya at yung kanyang ink drop. Okay, so ito, papakita na natin kay JJ yung print output natin. Actually, print lang tayo, no? So napakita na natin sa ating presentation kay JJ yung kung paano mag-print yung ating DTF at paano siya ginagawa. So, alam ko naman familiar yung iba. So, sa next live stream na natin gagawin yan. Ayan. Yan, so maririnig nyo yung ating motor, no? Gumagana na rin siya. Okay, so ito na yon. Ito na yon. Nag-steer na siya. Nag-circulate na yung ink natin papunta dun sa ating printer head. Or dun sa ating, ano, sa ating damper. Nag-circulate na sila dyan. So, bumabalik na yung ink natin papunta dito sa ating tank. Ayan. So, pwede na tayong mag-print, Kuya Junel. Okay, so print na natin. So, kayo mismo mga ka-printers, kurasan nyo po yung large format para makita natin. Pero sa aming inkjet po, parating na po yan. Meron na talaga tayo niyan, Kuya JJ. In-improve lang natin yung ating ink management system na white. Ayan. Okay, so print na natin. So, print na natin, Kuya JJ. Ayan. Tandaan ninyo ha, yung ink flow ninyo, ay yung ink na sinasabi ko sa inyo, yung stirrer, kasama na yan doon sa machine na binili ninyo. Okay. So, syempre, large format kay JJ. Ang laki ng pahid yan. At ito pa. With regards sa tingkad ng kulay ko kay JJ, large format versus inkjet printer. Kaya mong isagad ng todo yung ganda ng kulay pagdating ng large format. Oo. Tsaka 24 inches. Diba? Oo. At saka ko kay JJ, kahit nasabihin mong tinagad mo na yung tingkad ng kulay mo, yung print speed pa rin niya pagdating sa pagbiprint, napakabilis pa rin. Sa mga inkjet printer po, mga ka-printers, ha, medyo, hindi ko naman ano, kasi nagbibenta din kami yan, ano. So, yun, para malaman nyo lang kung anong difference nila talagang dalawa. So, pagdating dun sa ano, print speed natin, mga ka-printers, yung inkjet natin, pag naka-high yan, alam natin, diba, kung gaano katagal mag-print.
Ayan. So ito pa, ano, hindi nyo na kailangan po na hintayin pang matuyo yung inyong pinirint kasi ito mismo, meron na tayong heater dito kahit papano, itong part na to. Okay? So yung piniprint ninyo, matutuyo na yan. Matutuyo yan, no, ng bagya at syempre, paglagay nyo ng hot melt, saka natin yan tutunawin gamit yung ating conveyor. Ayan. So ito na yung, anong size na ito kaya, JJ? Mga ano yun, parang malaki lang ng konti sa A4. So, mas malaki lang konti kay A4. Hindi, mga 14 inches. Yun. So, 14 inches, no? Itong piniprint natin, 14 inches po yan, mga kaprinters. Ayan. Kasi hindi kaya sa 15 by 15 natin yung A3. Kaya, pinasok lang natin sa 15 by 15. So, sa traditional, which is yung inkjet, kay JJ, no? Pupunitin natin yan, tapos lalagyan natin yan mano-mano. So, saka natin sasalpak dun sa ating oven. So, wala namang kaso yon kasi ang pinag-uusapan naman natin dito is kung ano yung papasok sa budget ninyo. Kung sa sarili ninyo, mas okay ba sa akin yung ano? Yung, ang tawag dito? Umabot. Mas okay ba sa akin yung inkjet or mas okay ba sa akin yung large format? Pero, syempre, pag large format, asahan na natin, medyo may kamahalan talaga yung ating printer. Pero, sulit. Kasi pwede niyong gawin dito, dalawa yung magiging ano nyo, magiging, dalawa yung magiging, ano tawag dito, source of income ninyo. Isa is tumanggap kayo ng services, pangalawa is magbenta kayo ng inyong mga product. Oh. Ayan. So, ganyan kabilis, no? So, wala pa tayong ilang minuto nagpiprint, tapos na agad yung ating printerin na 14 inches ang haba. Yung taas, pero dalawang piraso siya. So, dalawang piraso na agad yan. So, yun yung advantage kapag naka-large format tayo. So, difference dun sa inkjet, pa-isa-isa lang tayo hanggang A3. So, minsan, kay JJ, ang mga nabibili natin DTF is L805 na A4 size. So, nalilimitahan yung ating pagpiprint, no? Gawa ng dahil yung size ng ating printer. At, syempre, yung ibang mga printer natin, mga ka-printers, no? Hindi natin nakokontrol yung white. Ito, nakokontrol nyo yung white. Okay, so kung gusto nyo mas makapal, kung gusto nyo mas manipets, for example, kay JJ, ito lang, no? Sa mga white na damit. Diba? Sa mga white na damit. So, syempre, kapag ka, yung settings ninyo ay ganito kakapal yung ink ninyo, diba, medyo mataas yung ink cost natin. Pero, kung ang white na damit ninyo ay babawasan nyo yung white ninyo kasi white naman siya, kasi bakit kailangan pa rin natin ng white sa white na damit, kay JJ? So, para mas lumabas yung kulay talaga. No, importante pa rin yung may white. At saka syempre, Kuya JJ, ito yung kinakapitan ng ating hot melt powder. Hindi, iba kasi nagtatry ng walang white. No? Kaya lang medyo hindi maganda yung output. So, mas maganda pa rin talaga kung may white para talagang matibay. Ayan. So, ito na po yung print output natin. So, ready to print na siya. Ito yung magiging tsura niyan. Ayan. So, yung tingkad ng kulay, pakita natin, Kuya Rodel. Oh. Ayan. So, ito yung na-print namin kanina. Okay na. Ayan, okay na, Kuya Rodel. Okay. Ayan. So, ito yung na-print namin kanina. Ayan. Okay? So, ito yung ating DTF na large format. So, kaya niyang tumapos ng mga project po na napakadami agad. Sa maikling panahon lang. Okay? Ayan. So, yung ating DTF, ang kagandaan pa dito, pwede siya ng ordinaryong pigment printer lang. No? Sakaling gusto mo mag-print ng mga poster, mga... ordinaryong mga papel, pwede tayong mag-print dito. Kasi pigment pa rin to eh. Pigment printer sa pa rin to. Sa mga nag-screen printing at mahilig nang gumamit ng pigment ink pagdating sa acetate, yung mga oversized print, pwede nyo isalam po dito kasi nakagawa kami yan. 24 inches yan. So may maroon kasi mga kinakapos pa sa A3. So ito, 24 inches na kahit gaano kahaba pwede nating i-print sa acetate. Tama ka dyan. So malaking bagay yon. Kasi iba nagdudugtong lang din ang acetate kahit A3 na yung kanilang printer. So photo paper, alam ko pwede rin dito kasi pigment to eh. No, nakapag-try ako dyan, acetate pa lang. So photo paper, hindi pa. Pero dahil pigment printer naman sila, pigment ink, pwedeng-pwede yan sa palagay ko. Oo, pwede yan. Basta coated yung ating photo paper yes. Ng pang-inkjet din, okay? So, hindi lang natatapos sa services ng ganong klase yung ating makina na large format. Kasi pwede ka rin tumanggap ng mga acetate na oversize
Pwede ka rin tumanggap ng mga print lang ng mga parang tracing. Pwede rin yan. Mm-hmm. Kasi nag-print na rin tayo ng tracing dito. So, photo paper, pwede na rin tayo dyan magtanggap. Basta lahat po nang pwede nating ilagay sa ating pigment, magagawa natin. Pero, syempre may hangganan. Roll you to eh. No, so, kailangan yung isasalang natin dito ay yung naka-roll din. Oo, pwede rin. So, sir, Sir Teddy, pwede dito ang positive. Kasi nagsalang na ako dito ng A3 size. No, nag-try lang kami kung pwede. Tapos, tinapat ko sa ilaw. Sobrang solid. No, sobrang solid ng pie niya. Hindi kagaya ng, halimbawa, pag sa L13, minsan, medyo tumatagos pa ng konti. Eh, no? Pero dito, talagang sobrang dark. Kasi yung pigment natin sa L13, medyo nagiging gray. Eh. Ito, black talaga. Sir Teddy Juliano. At dahil dyan doon sa ating i3-200 po. Oo, mas pino kasi yung print. Oo. Okay, so may mga comment pa tayo. No? Pataas naman ako, Kuya Rudel. Ayan, so boss! Okay, gets ko na, sabi ni sir, no? Problem solved na pala. Problem sa white ink. Nice. Ang galing nito, ang galing nito. Hindi siya masyadong alagain, yung magkakalas ka pa ng head. Hindi mo kailangan gawin yan. Actually, ito medyo madalang namin to gamitin. Pero isang head clean lang sa bago gamitin is okay na. Ayan, so sabi ni sir, ni Ma'am Oliver, magkano daw po ba ang ating DTF, Kuya Junel? Alam ko ang DTF natin ay nasa 600. Hindi, 590. Mababa ng price, no? Alam ko 590 to. Alam ko nasa 600. Hindi, 590 nga. Chine ko pa yan kay sir. Ang nakakalito kasi yung isang i3 na 600 plus. Ito is 590,000 pesos lang po ang ating Skystar DTF. Hindi tayo magkasundo sa price. Hindi, ako, ano lang, 590 nga. Okay. Kinlaro ko yan. So, okay lang si, naman difference. Eh. Kahit si Kuya Spy kasi hindi na alam niya 600 plus. Oh, alam ko 600. Pero tinanong namin kay Genie. 590. So para mas klaro, no, punta lang kayo sa aming page. Pwede kayong mag-PM sa ating page, sa ating Facebook page. Para sigurado, Sir Ma'am Oliver, ay Sir Oliver Alaneta. Pero ako talaga ang alam ko talaga nasa 600. Isa lang ang 600 natin ito. Okay. Yun, so sabi naman ni Teddy Juliano, so pwede na positive, yes. Ayun, so shoutout natin si Sir Gary Loang. Yan. Hello Boss Junel. Yan, iniintay ko yan si Sir Gary. Hindi lang siya nakapunta kanina for sublimation. Sabi ni Sir Teddy Juliano, wow, galing. Sabi ni Sir Erwin Sanchez, meron na po bang may DTF dito sa Bataan para paprint muna ako? Alam ko wala pa eh. Opo, baka gusto niyo Sir mauna. No, parang ikaw na yung pagiging supplier ng lahat ng taga-Bataan. Alam mo, Kuya JJ, meron akong isang kliyente na natutuwa ako na nag-PM sa akin regarding nga dyan. At kinonfirm ko kay Ma'am Ems na talaga nga naman nabili na siya. Nabili na siya talaga ng ating DTF. So, iniintay na lang natin siya ma-install sa kanila. So, papasalamatan ko lang yun. No, ito, si Sir Vincent, yan. So, di ko nabanggitin yung kanyang apelido. ayan. So, maraming salamat po kay Sir Vincent. Mini-message na pala ako 2 days ago. So, nasa request message. So, lately ko na lang siya nakita at sabi niya sa akin, Sir, bibili na ako ng DTF. So, maraming salamat dyan kay Sir Vincent sa pag-avail po. No, kinonfirm ko yan kay Ma'am Ems. Sabi ni Ma'am Ems, yes, Kuya Janelle nag-down na sa atin or nagbayad na sa atin si Sir Vincent. Yeah, maraming salamat Sir Vincent sa inyo, no? Galing, no? So simula na 'yan, ano, lalo kung sila lang ang meron sa kanilang lugar. Oo. So laking bagay niyan. Yung tipo, dito pa nga lang sa atin kay JJ, alam mo ba? Marami na nagpapa-print sa amin po dito ng DTF. Kasi grabe in demand po ngayon ng DTF. Grabe po. Tsaka yun nga, meron nga nagtanong minsan sa group, saan po pwede magpa-print ng DTF? Tapos may nag-comment, doon ka daw magpa-print. Sabi niya, diyan po talaga ako nagpapa-print, kaya lang daw po loaded sila. So, ibig sabihin, ganun ka in demand ang DTF. Oo. So, lamang ka na kung meron ka na nito. Oo. Diba? Pero kung A3 lang yung inyong printer or yung ano ninyo, pwede rin naman tumanggap ng services. Nga lang, medyo asahan na natin na kapag yung binili natin, medyo may katagalan. Matrabaho. Oo. Kasi nga, isa-isahin mo yun. Eh. Oo. Yun talaga ang katotohanan. At saka wala yung vacuum, Kuya Junel. Oo. No, hindi ka gaya. Kasi yung inkjet printer natin, nakadepende lang sa roller nyo sa likod. So, tatanggalin natin yung roller sa harap kasi nga, hindi siya pwedeng magulungan dahil basa yung ink natin. Yung ating DTF kasi, may vacuum yan sa ilalim ng pinaka, ano natin, tawag dito, flatbed. Flatbed, yes. So, hindi talaga aangat yung ating
Ito yun. Hindi aangat yung ating materialis, so para hindi sumayad, walang roller marks or walang sayad dito sa ating mga print. Makinis, no? Makinis na makinis. Iyon. So sabi naman ni Sir Oliver, sabi niya, pwede magpa-print, sir? Yes, pwede po. Punta lang kayo dito sa main office po. At sabi naman ni, sabi niya ulit, A3 size, nasa magkano po? Punta lang kayo dito, magpa-quote po kayo kung magkano. Wala kaming kayo, idea talaga sa ano, sa price natin. Pwede kayo mag-PM sa ating Facebook page, so ituturo kayo sa ating ating Uniprint Platinum, no? Yun yung ating printing eh. May sarili tayong Facebook page para sa services. Uniprint Platinum. Ang maganda dito mga ka-printers ha, may a-announce tayo kay JJ na kung saan na yung mga ka-printers natin na nag-avail, especially sa atin dito kay Uniprint, ay magkakaroon na sila ng privilege na magamit ito na yes. Personal. Oh. Pero wala pa kaming exact date po kung kailan namin ilo-launch yan. Mm. So habang kayo ay nag-iisip na bumili ng large format, kayo mismo makakapag-offer dito. Pwede kayong gumamit dito ng mga laser. Antayin niyo po yan, napakaganda po yan na programa po hatid sa inyo ni Uniprint. Ayun. Alam namin na hindi naman talaga lahat afford ang mga makina. Ayun, so pakita natin 'to, iba pang ano natin na print natin, no, sa ating DTM. So ito yung mga finish na ipe-print na lang, ay ipe-press na lang natin. So ito yung mga nagpa-print sa atin, ano. So meron pa tayo diyan, no, kuya Ude. Wag na yan, ibang brand 'yan eh. Baka ay wag yan. Bawal, bawal. So ito Katrina, wala naman tong brand. Katrin Bernardo. Ayan. So napakaganda ng print output. So pasok muna kayo, de, pakita natin. Sa kabilang. Ayan. So, medyo madilim kayo, de. Brown out. Okay na siguro. Ayan. So talagang ano, skin tone, ganda. Ganda ng output. Oo. So yan yung ating Katrin Bernardo na print number output. One idol. Ganyang kalaki. Sabi ni Sir Oliver Araneta, pwede ipadala. Alam ko pwede siya ipa-ship, no? Kaya lang medyo kailangan safe tayo sa pagkaka-ship kasi bawal silang malukot. Bawal malukot yan. Kailangan maganda pagkaka-rolyo natin. Tama. So, mga ka-printers, kung gusto nyo pa mas madetalye ang ating DTF, no? Meron kaming topic ng bukas sa aming webinar. So paano ba sumali, Kuya JJ? Yan. So, pwede kayo pumunta sa ating Facebook page, no? Uniprint website pala. Ayan. So, punta kayo sa ating Uniprint website. Pindutin nyo yung salitang webinar at medyo lakihan mo naman, sir. Hindi iya. Yun! Ayaw ka pala, kailangan pala niyang pindutin. Hindi, okay na yun. So, punta lang kayo sa ating Uniprint website at pindutin nyo yung ating webinar at makikita nyo yung ating mga schedule dyan. So, bukas ang ating schedule ay DTF printer. So, mas mapag-uusapan natin yan ng mas detalyado. So, punta lang kayo dyan sa ating link na lalabas at pilapan nyo yung ating name, last name, email number. Address, at contact number. So, huwag nyo po kalimutan pindutin ang ating subscribe. Ating register now button. So, JJ, para wala kang energy. Mm-hmm. So, para naman sa gustong mag-avail ng ating package, punta lang din kayo sa ating catalog. Yan. So, hindi nga lang updated yung kanyang price, pero kahit pa paano, pwede tayong mamili ng mga napupusuan nating package. So, para kapag nakapili na kayo, pwede kayong mag-PM sa ating Facebook page o kaya sa ating mismong Uniprint website para malaman yung availability ng ating mga printer. Kasi doon lang naman tayo nagkaroon ng shortage kay JJ. Parang wala ng energy ngayon kay JJ. Oo nga eh. Parang napapagod ka na ako. Oo, maghapon ako nag-webinar. Kawawa naman kuya itong kuya JJ ko. No? So mga ka-printers, kung napahili na kayo ng mga package at nais na pong bumili dito kay Uniprint, or kung kayo po ay nagbabalakpasukin ng negosyong printing, we accept order for delivery shipping. At ang ating shipping forwarder, walang iba kundi ang... So meron tayong Lalamove, Grab, LBC, JT Express, Victory Liner, at TP Cargo. At syempre, ang ating pagbabadala po ay araw-araw po yan. No? Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tumawag lang sa aming hotline sa 0917-808-8000 or pwede kayo mag-email sa amin sa www.uniprint.ph or mag-message sa aming Facebook page at UniprintPH at sa aming mga social media account. Ano pang hinihintay nyo? Order na through online dahil dito kay Uniprint mas pinadali at mas pinabilis ang pagbabayad using your mobile banking. So meron tayong BDO, BPI, GCash, and Metrobank. At syempre pwede rin kayo magbayad sa Cebuana Pera Padala, EasyPay, Palawan Express, M. Duwillier, at Bayad Center. At ito pa ko yung JJ. Alam niyo po ba, pwede kayong mag-avail dito kay Uniprint gamit ang inyong Visa card and MasterCard.
And syempre po, yung ating BDO holders diyan, no? So pwede kayong mag-avail sa amin using your credit card. Oo. Kaya Ardel, ano? Yan. So para sa ating mga nai-stress na sa ating mga makina, printer, or kahit saan mang in-avail nyo kay Uniprint, pwede kayong mag-PM sa ating Uniprint Technical Support. So pag halimbawa hindi sila nagre-reply, pwede mo silang bulabugin sa ating globe na 0917-106-3584. At para naman sa 0933-817-3738. So ang ating technical schedule ay mula Monday hanggang Saturday, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. At syempre, ang ating mga branches po ay sarado po yan sa araw ng Linggo at ang tanging bukas lamang po ay ang ating main branch dito sa ating Kamuning, Quezon City. Ayan. So ano pang hinihintay nyo mga ka-printers? Mag-avail na at subukan na ang negosyong printing. Hindi lang yan, mga ka-printers, no? Dito kay Uniprint, lahat po ng inyong mga gustong malaman po ay pag-uusapan natin yan. Tuturo natin yan. Tuturo natin yan. At kung meron pa kayong ibang mga katanungan about sa inyong makina, tumawag lang. Huwag kayong mahihiya. Mag-PM sa aming page. At syempre, no, sabihin nyo na rin po dito sa ating comment section kung ano po yung mga gusto nyo pang itopic natin. Mga suggest yung topic na pag-uusapan natin kung sa kayo nahihirapan at ano ba yung mga gusto nyong pag-usapan pagdating sa negosyong printing. Hey. At Kuya JJ, abangan nila yung ating next live stream this coming Thursday, third week. Ah, okay. Abangan nyo po yan. Podcast. Yeah. Okay. Yeah, so sabi ni Ma'am Darling Waki Toops, palabasin nyo si Juning Ning na magka-extra power si Sir JJ. Ayan, yeah. So puntaan natin yung ating mga branch. Baka may nag-comment, Kuya, no? O di. Yon, so wala na tayong comment. So kahapon, nagkaroon tayo ng problema, hindi natin natuloy yung ating live. Bigla na udlot, nagkaroon ng power interruption. So maraming salamat pa rin po sa mga ka-printers natin diyan na patuloy pong sumusuporta sa amin at nanonood nitong ating live stream. At syempre, tumatangkilik po sa mga produkto ni Uniprint at sa aming webinar. Yan, so maraming salamat din po sa mga nag-send ng kanilang stars and nag-share nitong ating live stream. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so magkita-kita tayo ulit bukas sa ating webinar at sa ating live stream. Puntahan niyo lang po yung ating website, no, sa mga gusto. And this is Kuya Mojunel. At ako naman si Kuya Mojj. At nagiiwan po kami ng isang katagang, if your business is no sign, it is the sign of no business. Maraming salamat mga ka-printers. Keep safe everyone. Magandang gabi. Bye-bye.